kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ating tatalakayin sa ikawalong edisyon ng editorial Illustrated in Sports and Politics ang latest development kaugnay sa National Election 2022 na nasa home stretch na ang bakbakan. Nakarating na sa krusyal na sandali ang kampanya ng mga aspirante o kandidato para sa national election, gayon din sa lokal na eksena. Magmula sa pagputok ng starting gun ng karera, partikular sa arangkadahan sa pinakamataas na pwestong pampangulohan at bise, napakalaki na ng agwat ni na presidentiable Bongbong Marcos at vice presidentiable Sara Duterte na nasa tandem ng unity. Last 2 minutes, unity na. Kumbaga sa basketball, sumisigaw na ng last 2 minutes ang Coliseum Barker. Malaki na ang kalamangan ng unit team kontra Koponan Pink. Mathematically impossible na ang makahabol pa ang dating yellow team kahit anong desperate rally ang kanilang ikasa para mabaligtad ang resulta. Kahit na kumabi pa ang table officials upang lituin ang leading team, kahit hilahin pa o di pagalawin ang time clock, ay di na sila didikit kahit na puro attack. Maski natawagan ng foul ng referee ang isang metro ang layo na unit player sa driving pink o kaya ay accounted pa ang traveling layup ng nagrarally, ay di na matitibag ang gabundok na comeback ng Koponang Pinklawan. Huwag lang mag-brown out bigla, baka pag-restore ng power by generator, ang 44 points na tambak ay maging 4 na lang ang habol. Mas malayong mangyari yan dahil magagaling ang taga-unit team at kayang talunin ang kalaban nang walang tinitira at patas ang batas sa tunggalian. Kaya sa final buzzer, sa sandali ng katotohanan, mananaig ang tunay na mahusay at magbubunyi ang sell-out crowd ng unit team. Sigaw nila, BBM Sara. Panalo na! Kundi sana mas inuna ng Koponang Pink ang balak na umalim ang daya, mambalya, manuhod, maniko para manalo, hindi sana sila matatambakan sa laban. Sabi nga ng hitad na Pink Lady na may timang balak kontra unity, masakit ang maniko. Ayun, talo ang orig na yellow. Abangan! Former PBA star EJ File. Iba talaga pag Hinebra. Edward Joseph or EJ is a Filipino retired PBA player. A German-Filipino descent, EJ stands 7 feet 1 inch tall, making him the tallest Filipino pro cager ever to play in the Philippine Basketball Association. Tunay na di malilimutan ni Edward Joseph E.J. File ang mga panahong siya ay naglalaro pa sa Philippine Basketball Association. Pinakahiganteng malalarong naitala sa PBA, ang 7-1 na si File ay nakitaan ng giant moves sa mga Koponang, Ginebra San Miguel, Pure Foods, Alaska at Red Bull. Ang kanyang paglalaro sa pinakasikat na Koponang sa Pro League na Ginebra
ang di niya makakalimutan sa timon ni leading legend player coach na si Robert Jaworski. Iba kasi ayon kay File ang impluensya ng fans na nagpapataas ng adrenaline sa paglalaro. No dull moments, kailangan todo ang laro kapag pinasok ni Coach Jawo. Sinabi pa ng Gentle Giant sa PBA na si File na mistulang musika sa pandinig niya ang mga cheers ng Ginebra fans, kaya tinitreasure nito ang mga sandaling naglalaro siya at kabilang sa Never Say Die team na Ginebra. Matapos ang kanyang stint sa Adamson Falcons sa UAAP, na-drop si File, round 1 pick 2nd overall ng Ginebra San Miguel noong 1995, at ang dalawang season niyang paglalaro ang itinuring niyang highlight na ng kanyang playing career. Taong 1997 ay na-trade ng Gordon Steen o Ginebra si File sa Pure Foods, kapalit ng kapwa higanting si Chris Bolado, na bagamat kanyang dinamdam ay tanggap niya ang pangyayari dahil siya ay professional na manlalaro. Ang native ng Santa Barbara, Pangasinan na anak ng basketballista ring German Filipino descent ay nakabalik sa Gordons noong 2001, pero pinagpalit din kay James Walkvis tungong Alaska. Isa pa sa highlight ng hoop career ni File ay nang mapabilang siya sa Philippine Centennial team na naka-bronze noong 1998 Asian Games, Bangkok, sa Thailand sa timon ni Coach Tim Cohn. Iba rin ang feeling ani EJ kapag naglalaro ka para sa bansa. Saad niya ay ganun pala ang tinatawag na patriotismo, yung lalaban ka ng husto para sa bayan mo, na buong pagmamalaki ng malaking File. Taong 2005-2006 ay kinuha ang serbisyo ng higante ng Red Bull Baraco bilang kanyang huling koponan sa PBA, kasunod ng kanyang anunsyong retirement noong 2007. Sa higit isang dekadang panalakop ng higante sa painted area sa hardcourt na PBA, hindi na itanggi ni File na pinaka namimiss niya ng gusto ay ang mga cheers ng Ginebra at alingaungaw ng kanyang pangalan habang dinadakdakan ng harap-harapan ang mga dambuhala rin kalaban. At dahil sumikat siya sa pagiging membro ng crowd favorite Gene Kings, ay isa rin siya sa may matataas na sweldo sa liga na pinasalamatan niya sa may kapal dahil sa biyaya ng pagiging isang malaking tao nito, kaya swak siya sa basketball. Dahil sa basketball ay nakapag-invest si File ng sariling bahay at nakapagtapos ang kanyang mga anak, at may pinagkakabalang pagkakita ngayong hindi na siya aktibo sa pro basketball. Nagkaroon din siya ng oportunidad na kumita kapag may mga exhibition at imitasyon sa mga PBA legends at mga basketball clinics sa Metro Manila at sa probinsya. Naapektuhan ng gusto si EJ nitong outbreak ng pandemya, kung saan ay halos zero income ito, kaya dito niya napagtanto ang kahalagaan ng pag-iipon ng pera para handa sa mga hindi inaasahang krisis. Payo niya sa mga aktibo pang malalaro sa Play for Pay League na pag-isipan nilang mabuti ang mag-ipon at mag-invest mula sa malaking sweldong kanilang tinatamasa hanggat malakas pa sila. Kung may babalikan niya ang panahon, ay basketball din ang nais niyang larangan, at sa Ginebra pa rin maglalaro habang dumadagundong ang buong arena sa kanyang pagpapakitang gilas. Of course, ani EJ, matututo siyang magimpok at palaguin ang pinagpagurang pera dahil sa basketball. Ang 50 anyos nang si EJ ay madalas na nagpapakondisyon ng katawan sa mga scrimmages ng Wangs Basketball ni Alex Wangs sa Aquinas
bago ang pandemya. Ang moral na aral sa kwentong EJ Fine, pagyamanin ang pinagpaguran dahil walang forever mismo. Like a pint is flying in the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and a croaking song, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he can give. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead the life won't pass me by. Like the north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the willful wheel and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me like I sing it loud, and it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. PBA and Fiber Kinetics Partnership. The Philippine Basketball Association has teamed up with the Fiber Kinetics, a leading company that deals in sports equipment and flooring system, after a formal signing of agreement made by PBA Commissioner Willie Marshall with Joe Francisco, marketing head of PBA Properties Incorporated, Ian Navarosa, Fiber Kinetics Business Unit Head, PBA Consultant Chuck Ruby, and Engineer Efren Navarosa, President, Philippine Fiber Tech Industries Incorporated, recently at the Mall of Asia Arena in Pasay City. I need somebody who can love me at my worst.